up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. In good times and bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 55 years we continue, for so many years it's still a goal. We're the country's number one radio network. We are Bombo Radio. And Kabombo, thank you for staying with us all the through. To All Star Nation and Kabombo, thank you for Star FM. Narito na ang best newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Ika-27 sa buwan ng Agosto 2021. Apat na araw yan bago ang August 31 deadline sa pag-alis ng U.S. forces doon sa Afghanistan. Sa ngayon, mga kabombo, umaabot na sa 100,100 ang mga Afghans at mga Banyaga na rin na nagsilikas doon. Halos 10,000 pa ang naiwan na nais makatakas mula sa kamay ng Taliban. At sa atin pang international news, nasawing sundalo ng Amerika sa Kabul bombing, umakyat pa sa 13. Ang DFA naman kinumpirma na walang Pinoy na nasawi sa pambubomba doon sa Kabul, Afghanistan. Apat na individual naman na sangkot sa unauthorized selling ng pharmaceutical products arestado ng PNP CIDG doon sa Quezon City, Paranaque at Quezon Province. Yung lokal na mga opisyal doon sa Malay Aklan, pabor daw doon sa naging pahayag ni Pangulong Duterte na planong kasino doon sa Boracay Island. Sa sports news naman, ang Pinoy wheelchair racer na si Gerald Mangliwan pasok na sa finals sa Paralympics. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Bombo International News. Umakyat pa sa 13 matapos na madagdagan ng isa ang mga sundalo ng Amerika na nasawi habang nasa 18 naman ang bilang ng mga sugatan sa dalawang insidente ng suicide bombing sa Kabul Airport sa Afghanistan ayon niya sa U.S. Defense Department. Ayon kay Central Command Spokesman Captain Bill Orban, ang 13 na nasawi ay isang U.S. service member dahil sa kanyang natamong pinsala mula sa pambobomba sa Abbey Gate ng Kabul.
Kinumpirma naman ni Marine Corps spokesman Major GM Stringer na 10 sa mga namatay at ilang nasugatan sa sinasabing suicide bombing ay kasapi ng US Marines. Inako naman ang kaanib ng Islamic State Jihadist group na nasa Afghanistan ang naturang bombing attack. Ipinagutos na ni US House Speaker Nancy Pelosi ang paglalagay naman ng half-mast flag sa US Capitol bilang pagkilala sa sakripisyo ng US service members at iba pang nasawi sa terrorist attack sa labas ng Kabul Airport. Nangako naman si US President Joe Biden na paghihiganti nito ang mga US forces na nagbuwis ng kanilang buhay. Kaugnay pa riyan, ilang Pinoy naman na natitira sa Afghanistan hindi na pupunta sa Kabul Airport matapos ang bombing attacks. May pagkauulat ang Star FM Bacolod. Umaasa ang ilang Pinoy na natitira sa Afghanistan na makasakay sa ibang flights para makauwi din ng Pilipinas sa gitna ng gumugulong sitwasyon sa nasabing bansa simula ng mamuno ang mga Taliban. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Lawrence, supervisor sa Mazar City, Afghanistan, sinabi niyang matapos na siyang marilive sa trabaho, ay naganap siya ng paraan upang makalabas na rin ng bansa kasama ng iba pang mga Pinoy. Ngunit dahil mas magulo sa Kabul kung saan nagkaroon ng bombing attack sa labas ng airport, na kinamatay ng umaabot sa 60 na Afghans at 13 US service, ay hindi na sila pupunta doon. Sa halip ay isasakay sila sa ibang flights na manggagaling din sa Mazar. Kung meron mang gagawing hakbang o move na alisin kami dito at papuntahin kung saan man, now hindi na choice na pumunta pa ng Kabul, mukhang mas delikado doon eh, ang airport doon. So, may laman akong bukas may flight ng UN, Mazar directly to Islamabad. So, nakipag-communicate na rin ako sa ating embassy. Pwede kasi wala na akong idea kung paano makasakay dyan sa aeroplano na yan. Makipag-usap na sila sa head tool sa site na yon. At titingnan natin kung magagawa nila kung makakasama pa kami sa flight bukas. Dagdag pa ni Lawrence na habang hindi pa umaabot ang kaguluhan sa kanilang lugar, ay gusto na nilang makalabas ng Afghanistan dahil hindi nila alam kung ano ang kahihinatnan kung sakaling mas lumala pa ang sitwasyon. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Jesse nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 4 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa Pilipinas naman, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na walang mga Pilipino na nasawi sa 2 insidente ng pambobomba sa bahagi ng Kabul, lalo na't malapit ho ito doon sa Kabul Airport sa Afghanistan. Ibinahagi ang naturang impormasyon ni Philippine Ambassador to Pakistan, Daniel Espiritu. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 24 na mga Pilipino ang naipit doon sa Taliban-controlled na bansa kung saan ho ay 16 dito ay humiling na ng repatriation mula sa kanilang kumpanya o mula mismo sa gobyerno ng Pilipinas, habang 10 Pilipino naman ang tumangging lisanin ng Afghanistan dahil sa kanilang trabaho. Mahigit 6 na po ang naitalang nasawi sa suicide bombing, kabilang na dito ang nasa 13 US military personnel at ilang sibilyan. Sa nangyari ay kasunod nga ho ito ng inilabas na warning ng Amerika dahil na rin sa banta ng terrorist attack ng ISIS, habang isinasagawa ang evacuation ng iba't ibang mga bansa sa kanilang mga mamamayan na nananatili pa rin dun sa Afghanistan bagong nalalapit na deadline ng Taliban sa August 31. Mamaya pakatutukan dahil sa sports news, ang Pinoy wheelchair racer na si Gerald Mangliwan pasok na sa finals sa nagpapatuloy na Paralympics doon sa Tokyo, Japan. Yan at iba pang balita sa ating pagbabalik. Have a light and refreshing day with the new Dunkin' Brewed Tea. Taste the full-bodied flavor of Dunkin' Black Tea and sip on the delicate flavor of Dunkin' Green Tea. Enjoy it hot or iced. Price starts at 55 pesos at select Dunkin' stores nationwide. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Good news muna tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation. Yung pagbibigay ng performance-based bonus para ho sa mga empleyado ng gobyerno, nakadepende raw sa compliance ng isang government office. Ayon ho yan sa Malacanang. Anong government office ba ito? Alamin ho natin sa report ni Bombo Ray Montinasa. Bombo Dennis, Bombo Ever, tiniyak ng Malacanang na may naghihintay na performance-based bonus o yung PBB sa mga kabayan ng pamahalaan. Sinabi ni Secretary Jai Roque
nabuksan at itanong niya ang sapina kay Executive Secretary Salvador Medaldea. Tugon naman daw dito ni Medaldea, matanggap ang isang government employee ng PAV pero depende pa rin aniya sa mismong tanggapan na kanyang kinabilangan. Kung may sumite naman aniya na ahensya ang hinihinging requirements ng DBM para sa pagbigay na naturang insentibo ay walang maging problema. Pero kadalasan daw ay mayroong kulang ang compliance sa mga agency kaya hindi nakatanggap na naturang biyaya. Yun man at sandaling makompleto naman ang mga requirements ay labas din agad ang DBM ang pundo para sa performance-based bonus na kanilang ibinibigay bago ang araw ng Pasko. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Raymond, paano ang kinakailangan gawin ng isang ahensya? Paano kukumplituhin at kumbaga makukumply yung requirements na yun para sa performance-based bonus sa Bombo Raymond? Para at least may idea lamang yung mga empleyado doon sa mga ahensya na yan ng gobyerno, Bombo Raymond. Well, meron namang ibinibigay sa kanila. Alam nila yan, Bombo Dennis, yung requirements na kabilang dito, yung record na empleyado, yun din naman, yung evaluation sheet. Meron yan na yearly ibinibigay at kinocomply ng kanilang mga direct supervisors o yung mga head ng kanilang offices. At yan ay iniipon ng kinukulang ahensya at ibinibigay sa national government para sa kakulang magbigay. So kung maganda yung iyong performance o yung rating ay mas malaki. Hindi pantay-pantay ito na kumbaga uniform na amount. So halimbawa ang base pay mo ay 20,000 kada taon. So usually ay meron kang bonus na mga dagdag na 10,000 o 15,000 or even katumbas ng iyong monthly pay at even mas mataas pa depende sa iyong performance. So hindi fixed yung rate dito, Bombo Tennis. Ay paano yung mga kumbaga naku-question yung mga ahensya pero yung mga empleyado ay talagang matindi naman yung pag-perform nila doon sa kanilang mga task lalo na yung mga nasa hanay ng kalusugan, Bombo Raymond, pagtugon dito sa COVID-19. Tapos yung kanilang ahensya ay medyo sabit ng konti. Paano magiging resulta naman yan? Kumbaga yung epekto sa kanila, Bombo Raymond. Wala namang epekto, Bombo Dennis. Walang discrimination regardless kung idotoring o binabansagan na pinaka-corrupt pa na ahensya ng pamahalaan. Yung mga empleyado nila ay hindi naman sila problema. Walang problema. So lahat ng empleyado ay pantay-pantay. Yung treatment regardless kung alin, anong ahensya ang kinabilangan, Bombo Dennis. Depende sa individual performance. So kailan malalaman yung penal na listahan kung meron man para dito sa mga tatanggap ng performance-based bonus na ito, Bombo Raymond? Well, malalaman na lamang nila kung pumasok na sa kanilang account sa bangko, Bombo Dennis. Okay. With that, maraming salamat si Bombo Raymond Tinaza. Sa dagdag pang mga balita, Bombo Ever, take it away. Nasa 9 na katao ang arestado naman matapos ikulong ang isang Chinese sa Parañaque City. May follow-up report ang Star FM Manila. Alaboso ang 8 lalaking Chinese at isang Pilipina matapos silang arestuhin sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group at NCR Regional Field Unit sa Parañaque City. Ayon kay CIDG NCR Chief Colonel Rogard Capo, isinagawa operasyon dahil sa reklamo ng isang 29 anyos na Chinese. Pinusasan raw ang biktima ng isa sa mga suspect dahil umano sa pagkakautang nito. Kinuha rin ang nirenta nitong pickup truck at dinala kasama siya sa isang bahay sa multinational village. Ayon pa sa biktima, pinakawalan siya kinabukasan pero hindi binalik ang sasakyan hanggat hindi niya nababayaran ang utang. Dito na lumapit ang biktima at ang may-ari ng nirentang truck sa CIDG. Natuntun ang sasakyan sa pamamagitan ng GPS at inuli on the spot ang dalawang Chinese na sakay nito. Agad naman pinuntahan ang bahay kung saan ikinulong ang biktima. Doon inaresto ang 6 pang Chinese at ang Pinay na karelasyon ng isa sa kanila. Nakuha rin sa mga ito ang shotgun, 29mm na baril, mga bala, posas at maging hinihinalang sabu at drug para fernalia. Hinala ng mga polis, mga miyembro ng kidnapping group ang mga suspect na nambibiktima ng mga banyaga na sangkot sa online gaming. Nasa diyan na ngayon ng CIDG NCR ang mga suspect. Kakasuhan naman ito ng serious illegal detention, carnapping, possession of illegal drugs, at illegal possession of firearms and ammunition. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nag-uulat, Star DJ Antonio Rabada para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali sa dagdag pa nating mga balita.
apat na individual na sinasabing sangkot doon sa unauthorized na pagbibenta ng mga pharmaceutical products ay arestado ho ng mga tauhan ng PNPCIDG sa Quezon City at ganyan din sa iba pang parte ho ng Metro Manila at Quezon Province. May balita live si Bombo Analy Soberano. Bombo Dennis, arestado ang apat na individual na sa ikinasang serye na operasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group dahil sa ilegal na pagbebenta ng mga pharmaceutical products noong Miyerkules sa Quezon City, Paranaque at Quezon Province. Kinilala ni CIDG Director Major General Albert Ignatius Pero ang mga naarestong suspect na sina Sunny Fermisa Jr., 36 years old, Rona Marie Castillo, 30 years old, Junesca Capuno at Arlene Solina. Naaresto ang apat na mga suspects ay kinasang bypass operation kung saan nakumpiska sa kanilang posisyon ang iba't ibang pharmaceutical products na nagkakahalaga ng 218,739 pesos. Ito ay ang mga sumusunod. 66 na botelya ng ivermectin, 91 pieces ng amoxicillin Axnel, 33 pieces ng amoxicillin trihydrate, at 15 pieces amoxicillin trihydrate and Axnel, at 5 pieces na cefalexin XL 500 milligrams. Naaresto sina Firmisa at Castillo bandang alas 2 sa SM North EDSA dito sa North Avenue sa Quezon City ng mga tauhan ng CIDG Cavite, habang si Capuno ay naaresto bandang alas 4 ng hapon sa May Clipper Avenue, Bayview, Barangay Tambo, Paranaque City. Habang si Solina ay naaresto bandang alas 5 ng hapon sa Tayabas, Quezon. Paglabag sa Republic Act 10-918 o Philippine Pharmacy Act ang isinampa laban sa mga apat na suspect. Sinampahan din ng dagdag na kasong paglabag sa RA 9711 o Food and Drug Administration Act, sina Firmisa, Castillo at Capuno. Ayon kay Major General Ferro, ang pagbebenta ng mga pharmaceutical products na labag sa batas ay kailangan talagang hulihin. Pinaalahanan din ni Ferro ang publiko na mag-ingat sa mga unregistered pharmaceutical products na ibinibenta ngayon online dahil may mga individual pa rin ang nagtatake advantage. Bombuan. Live mula dito sa camp. Yes, Bombo Dennis. Mm-hmm. Natukoy din ba? Meron pa ba silang hinahabol ng mga kasabuat nito? Kasi yung binabanggit mo, talagang parang kalat pala sila, no, Bombuan, sa Metro Manila and nearby province pa pala. May grupo bang kinabibilangan itong mga ito, Bombuan? Alam mo, Bombo Dennis, karamihan dito sa mga suspect ay online seller. Kaya nga ito yung isa sa mga binabantayan ngayon ng PNPCIDG at lalo na yung nagsasagawa ng mga online transaction. Binabantayan na ng CIDG at ng Anti-Cybercrime Group dito sa Camp Crame. So itong mga grupo na ito, Bombo Dennis, sinitignan din nila kasi may mga malalaking supplier din ang mga ito. Kaya nga ito yung tinutumbok din ng ating CIDG para nga mabuwag. Kamakailan namang, Bombo Dennis, may mga nahuhuling mga testing kits na hinuhuli at itong mga iba pang mga medical equipment na ginagamit ay talagang pinupursige ito ng CIDG, Bombo Dennis, dahil illegal ang mga ito at hindi authorized ng Food and Drug Administration. Okay. Pero linawin natin, yung mga produkto ay talagang galing sa lehitimong kumpanya. Hindi ito peke, ano, Bomboan. Pero ang problema, hindi ito pinapayagan pa sa atin. Tama ba, Bomboan? Tama ka, Bombo Dennis. Unauthorized selling. Ibig sabihin, mabibili mo lang ito sa mga pharmacy na kung saan legal yung ibinibenta. Hindi ito pwedeng kunin ng kung saan-saan man, Bombo Dennis. Oo, lalo na yung mga ivermectin. Oo, tama. Ano? Kailangan ng proper na reseta ng doktor. Napakadelikado. Mm-hmm. No? Okay. Oh, kung online nga naman, hindi naman sila naghahanap ng reseta. So, ano, ongoing pa ba yung operasyon dyan, Bombuan? May expect pa ba tayo na follow-up operation hinggil dito?
Alam mo, Bombo Dennis, at lahat ng mga illegal activities at illegal na operation ay tinututukan niya ng PNP-CIDG sa pamumuno ni Major General Fero. At ito nga, no, sa mga susunod na araw ay marami pang mahuhuli dahil ito ay isa din sa mga direktiba ni Pangulong Duterte na hulihin yung mga nagbebenta ng mga unauthorized na mga medical equipment at mga gamot, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Ann. Live ulit dito sa Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, naglaan ang Department of Science and Technology ng 8.4 million pesos na pondo para sa pag-aaral sa potential use ng virgin coconut oil para sa mga hospitalized ni COVID-19 patients. Mahahati sa dalawang proyekto ang pag-aaral sa virgin coconut oil. Sa unang proyekto na popondahan ng 4.8 million pesos, makikibahagi dito ang ilang piling pasyente mula sa Philippine General Hospital na bibigyan ng isang tablespoon ng virgin coconut oil sa kanilang mga meals 3 beses sa isang araw. Si sentro sa unang pag-aaral ang pagdetermas o determina sa efficacy ng virgin coconut oil sa pagpapalakas ng healthy status ng COVID-19 patients. Sa ikalawang proyekto naman, naglaan ng 3.6 million pesos na pondo kung saan ang mga suspect at probable COVID-19 patients naman ay sasailalim si quarantine sa iba't ibang pasilidad kung saan gagamitin ang virgin coconut oil para pag-aralan naman ang potential nito para mapigilan ang paglalapa ng mga karamdaman. Sa hiwalay na pag-aaral noong nakalipas na taon, ipinapakita kung gaano nakakatulong ang virgin coconut oil compound sa pagpapababa ng coronavirus count ng 60-90%. Ayon pa kay Dr. Jaime Montoya, ang Executive Director of the Philippine Council for Health Research and Development, very promising umano ang naturang resulta na nagpapakita na ang virgin coconut oil ay hindi lamang kayang mapuksa ang virus, kundi may mekanismo din ito para ma-regulate ang immune response laban si COVID-19. Ang health news na yan, mga kabombo, ay inihatid sa inyo ng ADC Plus. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ADC Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa dagdag pa nating balita, bumaba ang bilang ng nabakunahan kontra COVID-19 kada araw sa bansa dahil pa rin sa limitadong manpower. Ipinaliwanag ni National Task Force Against COVID-19 consultant Dr. Ted Herbosa na hindi ang supply ng bakuna ang problema ngayon, kundi ang availability ng mga health workers na magsasagawa ng pagbabakuna sa mga vaccination centers. Kung dati anya ay umaabot sa 700,000 na katao ang nababakunahan kada araw, ngayon ay bumaba ang kanilang output hanggang 300,000 at nananatili naman sa 400,000 sa ibang mga lugar. Bunsod nito ay hinihikayat ng pamahalaan ang medical students na voluntaryo na rin na makibahagi sa pagbabakuna. Binabalak na rin ng Commission on Higher Education at DOH ang naturang mga hakbang. Ayon pa sa paliwanag ni Dr. Herbosa, nagkukulang ang manpower sa mga vaccination centers dahil mas kailangan ang mga health workers sa mga ospital kasunod na rin ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Samantala na ipamahagi na ng Navotas City Local Government Unit ang mga ayuda para sa enhanced community quarantine mula sa national government. Iniulat ng Navotas LGU na umaabot sila sa 15 araw deadline o na deadline na itinakda para sa pamamahagi ng nasabing tulong. Nabatid na nasa mahigit sa 60,000 na mga pamilya ang nakatanggap na ng cash aid mula sa 21 million pesos na alokasyon ng pamahalaan. Maliban pa rito, may 1.5 million naman na pondo ang galing sa city government ang natanggap na ng mga PWDs, mga solo parents at natitirang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Inanunsyo naman ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na karamihan sa mga supply ng bakuna na nakatakdang dumating sa bansa sa ikaapat na quarter ng taon ay ilalaan para sa mga probinsya sa Luzon. Pinakamaraming alokasyon ng bakuna ang Calabar Zone, Quezon Province at yung Central Luzon Region. Malapit na kasi na matapos ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa 9.7
78 million residente sa National Capital Region, kung saan nasa 96.19% na ang kabuuan bilang ng mga eligible population na sa rehiyon ang nakatanggap ng unang dose ng COVID-19 vaccine. Mayroon na lamang nalalabing 3.81% o katumbasuyan ng mahigit 2.1 million katao ang hindi pa rin nabibigyan ng bakuna. Samantala, simula Setyembre ay mayroong 25 million ang projected na darating na mga bakuna na karamihan ay ilalaan sa Regional Office 4A at Region 3. At iba pang mga rehiyon, habang sa less than 1 million naman ang matatanggap ng NCR. Inanunsyo din ni Galvez na inihahanda na rin na ang kanilang tanggapan ng iba pang mga sektor kagaya ng pediatric population para sa vaccination program. Dumako na tayo sa mga balita mula sa probinsya. Ang Malay Mayor, pabor sa planong kasino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Boracay. May panayam dyan ang Bombo Radyo Kalibo. Pabor si Malay Mayor Flor Bautista sa planong pagpapatayo ng kasino sa Boracay. Naging praktika lamang awano si Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa pagkambyo ng desisyon nito na pinapayagan ang pagbubukas ng mga kasino sa nasabing isla. Ayon pa kay Bautista, nangangailangan ngayon ang gobyerno ng pondo at isang kasino sa maaring mapagkuhaan nito. Pawang mga turista lamang awano ang papayagan makapasok sa kasino. Matatandaan na noong 2018, mahigpit na tinututulan ng simbahang Katolika at ilang mga residente sa isang pagpapatayo ng proyekto ng isang malaking casino operator na paggagastusan sana ng nasa $500 million. Ang casino anila ang sisira sa moralidad ng pamilya na maaaring humantong sa iba pang bisyo katulad ng illegal na droga. Katuwiran pa nila, dinarayo ang Boracay dahil sa likas sa ganda ng beach at sumikat sa pagiging family-oriented destination. Dahil sa makaroon ng panahon na maging practical, tinanggan natin resources. Siyempre, sa makaroon na nakita mo natin ang situation nag-kwarta o kinanggan is about inaalam mo lang mga tourist mo lang. Para sa Bombo Network News, Bombo Merani na lang ang inspirasyon na guulat para sa pamasang radyo ng Pilipinas at consistent number one sa Klan Basta Radio, Bombo! Aminado ang Palasyo Malacanang na pahirapan yung pagbango ng ekonomiya ng Pilipinas sa nalalabing 10 buwan ng Duterte Administration. May panayamang Bombo Radio Iloilo. Inamin ng Malacanang na naging pahirapan ang pagbango ng ekonomiya ng Pilipinas sa nalalabing 10 buwan sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Presidential Communications Secretary Martin Andanara, sinabi ito ng 10 buwan bago ang pagpalit ng bagong administrasyon ay napakahalaga. Ayon kay Andanara, bago nangyari ang pandemya, bumaba ang poverty incident ng bansa sa 13% mula sa 24% o may katumbas na 13 milyong Pilipino na naiahon sa kahirapan. Nanawagan naman ang Duterte administration ng pagkakaisa sa mga Pilipino upang muling makabangon ang ekonomiya. The president only has 10 months left. Now, the 10 months is very crucial for us to be able to bounce back quickly to pre-pandemic economy na napakalakas dahil before nangyari itong pandemya o lockdown ay ang ating poverty incidence bumaba from 24% to about 13%. Secretary Martin Antanara. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number one sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo Police Report. Isang patay habang dalawang nakaligtas matapos na makuryente habang naguhukay sa isang balon doon sa may Pangasinan. May pag-uulat ang Bombo Radyo Dagupan. Nasawi sa pagkakakuryente ang isa sa tatlong kalalakihang naguhukay ng balon bilang linya ng kanilang trabaho sa Barangay Magallanes sa bayan ng Tayog dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng pulisya, nabalatan umano ang wire na ginagamit na digging machine o panghukay ng mga biktimang sina Albert Guevara, 45 anyos, residente ng Barangay Pia sa bayan ng Papaya Nueva Ecija, dalawa pa nitong kasama na sina Artemio Mariano at isang alias Alejo. Dahilan upang sila'y makuryente at maswerteng nakaligtas, ang dalawa na sina Mariano at Alejo habang si Guevara ay hindi na nakakilos o nakaalis sa kanyang posisyon, kaya dito'y binawian ng buhay. Nasaksihan naman ang kanilang foreman na si Virgilio de la Cruz, 54 na tunggulang na residente ng Barangay Bacal 1, Talavera Nueva, Ecija ang pangyayari. Kaya't agaran itong inalis sa electric outlet ang naturang wire. Naitagpo pa sa Eastern Pangasinan District Hospital ang biktima na si Guevara, ngunit idineklarang dead on arrival. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan,
Bombo Justin Fontanilla Rosete, nag-uulat para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number one sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo Bombo! Dalawang sundalo at isang CAPGU member naman ang sugatan matapos mahulog doon sa sinasakyang military truck. May update ang Star FM Depolog. Sugatan ang dalawang sundalo at isang CAFGU matapos maaksidente ang sinasakyang military truck sa barangay Fimagas, Katipunan, Zamboanga del Norte. Kinilala ang mga sugatan na sina Private First Class Paul John Ceros, Private Rose Marie Puno at Active Auxiliary Albert Roy Tiondo. Base sa report, patungo umano sa nasabing barangay ang nasa siyam na sundalo at tatlong sibilyan lulan sa isang military truck para sana sa isang medical mission, ngunit pagkarating sa paakyat na bahagi ng daan ay dumausdos ang sasakyan at bumangga sa malaking bato na nagresulta naman sa pagkakahulog ng mga ito sa isang creek. Patuloy namang nilalapatan ng lunas sa paggamutan ang mga biktima. Mula rito sa impila ng Star FM Dipolog para sa Bombo Network News, Star DJ Ethan Gray para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ang operasyon ng Kabul Airport tuloy pa rin sa kabila ng nangyaring suicide bombing ayon yan sa OWA. May pag-aulat yan ang Bombo Radyo Tugigaraw. Inihayag ni Hans Leo Kakdak, administrator ng OWA, na tuloy pa rin ang operasyon ng Kabul Airport sa kabila ng nangyaring suicide attack na ikinasawi ng mahigit sa 60 katao. Sinabi ni Kakdak na tuloy-tuloy pa rin ang mga ginagawang repatriation sa mga nagnanais na umalis na ng Afghanistan. Ayon sa kanya, 24 pa ang naiiwang Pinoy sa Afghanistan, sumalit 8 sa mga ito ang nagsabi na hindi sila aalis sa nasabing bansa. Sinabi ni Kakdak na 185 na ang na-repatriate na mga Pinoy at sa nasabing bilang ay 80 na ang nakabalik ng Pilipinas. Wala namang senyales na sasara yung airport. Tayo ay patuloy pa rin na maasa na magkaroon ng maayos pa rin na pagpapauwi. Mukhang strategic target yung suicide attack. Balita mula dito sa Bombo Radio Tugigaraw, consistent number one radio station sa Cagayan, Bombo Grace Magsilaw Karag, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News! Good news mga kabombo, yung Pinoy wheelchair racer na si Gerald Mangliwan ay pasok na raw sa finals sa nagpapatuloy na Tokyo Paralympics. May impormasyon ng Star FM Bacolod. Pasok na sa finals ng men's 400 T52 event sa Tokyo Paralympics si wheelchair racer Gerald Mangliwan matapos nakarecord na mabilis na oras na 1 minute and 3.41 seconds at pumesto siya sa 7th place sa nasabing event kung saan ay tapos din siya ng 7th place noong 2016 na Rio Games. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod sa wheelchair racer na si Gerald Mangliwan at naging flag bearer ng Pilipinas sa opening ng Tokyo Paralympics, sinabi niyang marami man siyang magagaling na makakalaban kagaya ng host country na Japan, gagawin naman niya ang lahat ng makakaya at ilalabas kung anuman ang mga napaghandaan at natutunan niya sa trainings. Yung sa akin lang, masasabayan ko lang sila dun sa siguro mga ilang laps yan, hanggang last lap, bahala na dun sa finishing ano kay, double naman po yung effort namin para sa training para nga dun sa specific namin. So sana nga po, magbunga po yung maaayon sa akin yung pinaplano ko. Nalaban naman mamayang alas 7:16 ng gabi si Mangliwan para tumangkang mungkit ng medalya sa finals. Ako po si Gerald Mangliwan, 2020 Paralympian, Star FM, it's all for you. Basta Radyo, Bombo. Yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bago tayo magtapos ang Bombo Radio Philippines, nag-aanyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Oracio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease.
we pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. At yan ang Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Everly Rico. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio. Bombo! At sumayin nyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Fact! Paradyo! Bombo! Bombo.